Ang mga boss, welcome pala ulit, no? Dito ko ngayon sa office, aking trabaho. Dahil po ako ay regular sa trabaho, sa kumpanda. Paano electrician ako sa isang kumpani na nilapasukan ko ngayon. Kaya ito ang isi-share ko sa inyo ngayon, mga boss. Itong mga EBR. Ang computer lang itong mga EBR na to. So ito, pinakay sa akin to dahil hindi na daw gumagana. So aking itong itrubal kung ano ang diferensya nito. So ang EBR, mga boss, meron siyang 220 ito. 220 itong tatlo na to. So ito, 110. So ang EBR natin, may fuse siya. Yung fuse niya, 3 amperes lang yung fuse niya. Tsaka yung cord niya, ito yung cord niya, plug niya. Tapos meron siyang transformer. Tsaka meron siyang electronics component. So itong electronics, itong controller niya, at meron siyang indicator. Yung indicator niya sa harap. Meron din siyang switch sa harap na bago mo papagana yung supply dito, dapat dadaan mo na siya ng switch. So ang pag-checking pa lang ito, mga boss, kasi kadalasan ito, mga boss, yung transformer nito ay hindi naman na sisira talaga. Kadalasan sira lang nito dito sa kanyang mga wire, fuse, tsaka switch, tsaka yung kanyang mga terminal ng mga saksakan mo. Kaya yung mga wire niya minsan nalulusaw, nasusunog. So meron akong gagamitin ditong tester sa tester ko. Ang tawag nito ay meter. So paano mag-check nitong EBR? So gagamitan natin siya ng clamp meter o tester. So ang gagamitin natin ngayon ay yung ohms law. Dito tayo sa ohms law. Tapos ang gagamitin natin ay continuity lang. Select natin sa ohms law. Yan. Tapos select mo siya sa continuity. Ayan, sa continuity na yan. Check mo muna yung rod mo, kung okay yung rod mo. Dapat tutunog yung tester mo kung okay yung rod mo. So okay yung rod mo. Paano mag-check nito? Una, ilagay mo yung isang terminal ng tester mo dito sa plug ng EBR mo. Tsaka yung dulo ng wire mo, testerin mo itong dulo niya, ito, tsaka dito sa kabila. So dapat ang tester mo mayroong reading na pababa yung number, tsaka tutunog dapat yung tester mo. So wala. Yun. So meron, so ibig sabihin buo itong kabilang side ng plug mo, yung wire niya buo. So ilipat natin yung tester dito sa kabila. Tsaka ito yung tester natin, kasi yung sa kabilang side ay okay na. So hindi tumunog at walang reading. So meron na tayong hula na ito yung sira, yung itong wire lang, yung kabilang side. Pero dapat i-check mo ko muna lahat kung talagang yan ang sira. Tanggalin ko muna itong pinaka plus niya, baka dito sira din. Baka sira din ito. So testerin mo lang dulo-dulo ng fuse mo. Lagayin kasi ng fuse to ito. Fuse. So testerin natin, ha, kung tutunog o may reading, pababa yung number. So meron, okay yung fuse mo. So ibalik ko na itong fuse kasi okay naman yung fuse. So ito yung pang tatlong check natin, yung itong switch niya. So naka-off pa yan, so i-on ko para meron siyang continuity. So testerin mo lang itong dalawang terminal ng switch mo. Pag sakaling on mo na yung switch mo dito, testerin mo kung meron continuity. So tumunog siya, tapos may reading siya. Yan, pababa, ibig sabihin good yung switch mo. So dito naman, tingnan mo lang kung merong sunog o parang sunog na kapasitor. So
kasi parang wala namang sunog at parang okay naman yung controller niya. So papalitan ko lang yung plug ng EBR. Baka ito lang yung sira dahil hindi nag-reading kanina yung isang plug na isang side ng wire ng EBR mo. So ibalik ko na tong controller niya. So ang gagawin ko ay puputulin ko lang tong ditong side at titesterin kung saan banda yung putol ng wire ng kabilang side ng plug para malaman lang kung saan banda yung putol. So itong ito, isi-short mo lang dulo nito. Manipis kasi mga wire nito kaya mabilis lang ito masunog, mabilis lang bumigay. Yan, so na-short na siya. So ang gagawin mo, sukunin mo lang itong continuity ng plug mo kung dito ba na side yung putol o dito sa iniwan mong wire. So continuity lang ng tester, select continuity. Yan, tapos check mo ulit ang test rod mo, okay na. Yan, so okay. So testerin mo to kung tutunog siya. Pag tumunog, ibig sabihin good yung papuntaan ditong side na wire mo. Yan, so wala pong tunog, hindi po tumunog wire mo, ibig sabihin dito talaga na side yung sira. So siguro yung plug mo dito, dito sa banda sa loob ay sunog na, optol na. Gagawin mo, palitan mo na lang ito ng plug. Maghanap na lang ako ng ibang plug at idugtong dito. So bago yan, itisterin ko muna ito kung buo yung papunta dyan sa kanyang terminal ng wire na to, para dito na lang siya magdugtong. So dahil nabalatan na, gagawin mo lang, itister mo yung isang side ng wire mo, tsaka hanapin sa dalawa na ito kung saan yung mag-reading o tutunog yung tester mo. So okay, so okay yung isang side na ito ng wire mo. So kabila naman, tester natin. So okay yung wire pa na ito. So hanap lang tayo ng plug, tsaka idugtong dito. Pag tapos dugtong, siyempre check natin, papaganahin kung gagana na itong EBR. Ibig sabihin, wire lang yung ng plug yung problema nitong EBR. So meron akong plug na makita, so ito muna gagamitin ko. Yung EBR pala, kaya EBR yung tawag dyan. Kasi protection ito sa mga computer mo, laptop, sa mga isasaksang mo nito. Kasi yung bultahin nito ay naka STD lang sa 220. Hindi tataas ng 220. So ang supply kasi natin minsan inabot ng 250 volts. So ito, STD lang to sa 220, hindi bababa lang ng konti hanggang 216. So hindi masira yung mga laptop mo tsaka yung mga computer mo pag may EBR ka. So protection talaga nito, kaya tinawag ito na voltage regulator. So ito, titestin ko na, lalagyan ko na ng supply itong EBR na to kung gagana na to. Kasi yung EBR na to, protection to sa mga laptop at sa mga computer mo pag sinaksak mo dito yung mga computer at laptop mo. Dahil sa ang supply kasi natin dito minsan dito sa Manila inaabot ng 250 volts. So ang gamit natin 230 lang, 240. So lagpas na siya ng 10 volts. So kadalasan minsan pag tumaas pa, pag kumidlat, tumaas pa yung kuryente bigla. So kaya nasisira yung mga gamit dahil sobra-sobra na yung bultahe na pumasok sa gamit mo. So ito, kaya gumagamit ng EBR kasi kahit tumaas man yung bultahe, ito ay steady lang sa 220. Bababa man, tataas, pero 222 lang, o di kaya 216 pa taas, 218, 290, 220. So dyan lang tumatakbo yung bultahe nito pag nakasaksak dito. Kaya hindi masisira yung gamit mo. Pag masira yung gamit mo, ito muna yung masisira kasi bibigay yung fuse niya. Kaya yung gamit mo, safety sa EBR na to.
So sa ngayon, hindi pa siya gumagana dahil sa nakaupo yung switch niya. Subukan natin iyon yung switch niya kung gagana na itong ibirna. May ibirna ito kung iilaw yung indicator niya. Okay, so yun, gumagana ng mga boss. O, yun lang mga boss, yun lang sira ng ibir. Wire lang kadalasan. Wire lang yung sira. At hindi yung transformer o hindi yung mga electronics. So kanya lang mga boss. So maraming salamat. At hanggang dito lang muna tayo mga boss. Salamat sa inyong panonood.